Hi guys, what's up? This edition, I'm going to show you how to make a good intro. If you are new to my channel, please subscribe and click the notification bell so that you will be updated with my latest videos. So let's go on. So ano ba yung intro ng ating mga videos? How to make a good intro or introduction? First of all, kailangan makilala ng viewer or malaman ng viewer kung ano yung pangalan ng channel mo. Aside from, syempre, nakikita nila, pero kasi, di ba, direct na nanonood yung mga viewers natin, hindi naman kaagad sila nagpupunta doon sa mismong ating channel, kundi yung sa videos. So first, ang content ng ating intro ay yung ating channel or name of our channel. Number 2, syempre yung ating konting picture. Number 3, ito yung merong nakalagay na subscribe. And number 4, syempre meron ding music yung ating intro. So, paano ba natin gawin yung ating intro? So, depende yan kung ano yung naiaakma dun sa channel mo at sa mga vlogs mo. Usually kasi, in my case, marami akong mga food vlogs at syempre, iba yung case ko sa case ninyo. Pero, pinag-usapan natin, generally, kailangan, whatever is your content, importante, meron tayong susunding standard sa paggawa ng intro. Dapat hindi masyadong matagal yung intro natin. At least, dapat mga 20 seconds or below, 20 seconds. Para at least hindi mainip. Kasi more or less, yung intro natin, ito yung introduction pa lang natin at halos pictures yung nakalagay doon. So, ang viewer is more interested in the content of your video. So, dapat it will not take longer than 20 minutes. Yung mga music in our intros, maraming downloadable sa YouTube. Pwede kang makapamili kung ano yung mga taste mo at akma dun sa content mo. Hindi lang yung taste mo, pero hindi naman siya akma dun sa content mo. So, dapat alam mo ring ibagay ito dun sa video content. And number 2, magkakaiba kasi yung mga animations, mga designs, at madali lang naman itong i-download. Meron din yung customized intro. Ganito lang yung paggawa ng intro sa KineMaster. So, pupunta ka lang sa background, then pwede ka rin mag-download.
importante guys sa pagpili ng ating mga music intros ay hindi siya copyright para hindi magka-problema later on. Kahit intro lang yan, kung merong nagmamay-ari dun sa music na yon, magkakaproblema ka later on. Be sure not to use copyright images. Guys, ang mga ipapayo ko sa paggawa ng good intro, huwag masyadong expose yung ating mga pictures, yung puro pictures muna lang yung nakalagay doon. Siyempre, hindi naman tayo sikat. Ang content na ginagawa natin, doon after yung mga subscribers or viewers. So, kung artista sana tayo, siyempre, kahit yung mga simple na pictures lang natin na nilalagay natin doon, yung mga actuations natin, o di kaya yung mga simple activities natin in our home, knowing na hindi naman ganun ang level natin sa kanila. So, be careful not to put too much pictures in your intro. Go. Kasi mismo yung channel banner, nilalagay ko rin. Plus yung aking channel logo. So, dalawa na yon. Then, number 3, yung aking mga advertisement kasi, guys, is yung mga previous videos ko or yung mga upcoming videos ko. So, kasi nilalagay ko yun. Very important kasi yung pag-advertise ko or pag-promote ng aking mga videos sa intro. Then, number 4, andun na rin yung subscribe animation button para at least madaling mag-subscribe at ma-remind sila. Ang isang tip ko pa sa paggawa ng intro, guys, let us always foot our shoes with other people. Halimbawa, nanood ka ng isang video, yung too much long yung kanyang intro, syempre maiinip ka, diba? Ganun din ang magiging feelings nila kung sila rin. So ganun lang yung gagawin natin. Kasi we are making videos not for ourselves, but for other people. Kasi gusto nga nating mag-inform, mag-teach, or whatsoever yung needs mo. So hope guys you enjoyed this video at makakatulong ito sa paggawa ng quality video content mo. And will help you boost your channel. So till next time, bye-bye!